Okay. Okay, so let us continue now. Okay. So we are done dun sa mga drug administration, no? Okay, yung paano na administer yung drugs. Okay, so we continue with the some uses of the drugs. Okay. So now again, I stated to you yung mindset dito should be form part din ng medicine. Kailangan medyo iba yung way ng pag-iisip natin. However, okay na naman pharmacological uses sa criminological parlance, that will be a same thing. Pero syempre, pag criminology, we will talk about yung mga prohibited or illicit drugs. So mostly dun tayo magko-concern talaga. However, we need to tackle these kinds of drug for medical uses kasi medyo kamukha ito nung aralin din natin. Let's say for example, ito mga to, analgesic, antibiotic, antipyretics, antihistamine, contraceptives, decongestants, expectorants, laxatives, sedatives, and tranquilizers, and vitamins. Those are for medical uses. So, yung prohibited drugs nyo, somehow may mga ganitong epekto rin, pero of course, they are prohibited. So, hindi pwede. So, there are other sources and drugs na pwede mo. For example, yung morphine, heroin nyo, or yung mga opium-based products, they are a pain reliever naman talaga. They are called as analgesic. So, let's move forward. Once we call ito, once we call analgesics. Once we say analgesic, it's any kind of drug that will relieve pain. So, in a study in criminology, yung mga depressants drug, they are commonly, mostly of their, yung mga effect nila is, they relieve pain, like opium-based products. So, ayan, best example natin in your medical purposes, or medicine use ng drug, yung mga mefenamic nyo. Ayan, madalas, that will relieve pain. At yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung paracetamol nyo is not a drug that will relieve pain. Kung may sakit kayo nararamdaman, yung gusto nyo mawala yung sakit, you drink analgesic, not paracetamol. Okay. Next one, a kind of drug. Ito, antibiotics. Okay, so in antibiotics, of course, we have introduced to you yung mga bacteria living in your body that will be a good or bad. Yan, ang epekto ng antibiotics nyo, it will combat or control any kind of infection. The best example, of course, is amoxicillin. However, of course, in mga prohibited drugs nyo, like, kasi hindi naman natin pwedeng alcohol as antibiotics. Hindi naman, ano yun eh, hallucinogen yun. In fact, iba yung tama, intoxicant siya eh. It will alter your mind, iba yung tama niya. Anyways, antibiotics, tanda lang ito, may misconception din dito. Yung madalas, kayo, ginagawa nyo, binubudbud nyo mismo sa sugat nyo. Hindi ganun yung paggamit ng amoxicillin, ha. I've seen a lot of person, binubudbud yung tinatanggal dun sa capsule, binubudbud. Hindi. Kasi yung bacteria, pumasok na yun sa katawan. You should intake the drugs, you should introduce it inside your body. Ayan, misconception ng mga tao rin yan. Ito yung kanina, yung sinasabi natin. Antipyretics yung tinatawag nyong biogesic or paracetamol. Meaning, it is a drug that will alter your temperature. Mostly, para to sa mayroong mga fever or yung heat illness. Tumataas yung kanilang temperature. Dapat ito yung inumin. Ayan. Ito yung mostly, nung nakaraan, nung pagkatapos yung COVID, hinahanap nila yung biogesic, naubos na. Pero in fact, di alam ng mga tao, ng mga layman, na ang biogesic is just a paracetamol. Ang daming klase ng paracetamol. Even yung mga bioflu nyo, it has also paracetamol. Same thing, may pain reliever din yun. It's just a combination of paracetamol and a analgesic or antipyretics and analgesic. So, ayan, huwag nyo lang hanapin yun, kahit ano naman gamot. Basta may makita kayo, generic name yung paracetamol. That's the generic name of the drug na kailangan gamitin nyo pag may lagnat. O hindi lang yung biogesic yung tawag doon. That's the company name ng drug. Okay. Next one, ito yung mga iniinom. Of course, pag tumaas yung histamine mo, you drink antihistamine. Madalas yan, yung mga nagkaroon na ng allergies. Ayan, antihistamine. Rodeo, magbaong ka niyan. Kasi baka hindi mo alam yung kakainin mo doon. Baka minsan may yeast.
Ang daming may yeast. Yung beer, alam mo ba yung beer gawa rin sa yeast? Namamagaba pag uminom ng beer? Oo, oh, kasi may yeast yun. Hindi ka namamaga pag uminom ng beer? May yeast din yung beer. Keso, may yeast din yun. Oh, may, pero may yeast ang beer. Ingat ka, may brewer's yeast na tinatawag yun. Kung alam mo lang, pampatalino yun eh. Yung ano na yun. Kaso, kaso ewan ko lang. Kasi dati nung nag-inom din, I don't know, kasi sa pan-immunity. Ay, let's continue. Magbawang ganyan, anti-histamine. Next one, contraceptive. So, it's also part of your drug. Of course, the main purpose is only prevent the meeting of the egg cell and sperm cell. Ah, madali yan, kahit anong klaseng contraceptive siya. Next one, itong decongestant tsaka expectorant. Medyo malito kayo rito sa dalawa, ha? Decongestant, you talk about only the nasal passage on your nose. Pag expectorant, you talk about your lungs. Oh, both of them, siguro may parang phlegm. However, yung isa nyo, in expectorant, you talk about the lungs. While yung decongestant nyo, you talk about the nasal passage. Oh, ano bang best sa gamot dito? Niuzep sa decongestant nyo. Expectorants, yung mga cup syrup nyo. Ayan, expectorants. Okay. Solmucs, ayun. Best example dito. Next one, laxatives. O, ito, madalas iniinom pag meron kayong LBM. O, what is LBM? Yung low bowel movement. Kasi ang stomach nyo, yung pump part nyan, pag from your large intestine, ito yung small intestine nyo, yun yung magkuha ng mga vitamins. Mag-defecate yung large intestine nyo eh. So, ayan, laxatives nyo lang, it will just stimulate your low bowel movement or yung tinatawag yung LBM. That's the for medicinal purposes. Ito, may makikita kayo rito, yung gamot na related to sa aral natin later on, yung paregoric. Oh, tandaan nyo, paregoric kasi is used yung for abdominal pain. Pero iba naman yung laxatives, ha? Yung for stimulate yung defecation. Mamaya may encounter nyo, may makamukha lang. Sedatives and tranquilizer for medicinal purposes or uses. Dito naman, ito, medyo may kamukhang drugs to doon sa narcotics nyo. Oh, minsan tinatawag din sedatives or kamukha rin yung depressants nyo. So, it just produces calmness, relieves the anxiety. Oh, ito, importante to kasi minsan dito kayo nag-aano eh. Oh, ito, sa review nyo, pag dapat ang iinumin yung gamot, vitamin B. Okay, vitamin B nyo. May tinatawag tayong mga vitamin B complex. Like I'd suggest to you, glutaphos. Ayun, may makita tayo B1, B2, B3, B6, B8, B12. Or yung neurogen, yung inyong matatanda. pang nerves naman. So, however, ayun yung B nyo, pang brain yan. B for brain eh, palatanda namin. A, madalas on your, yung mga makukulay na pagkain. Yung mga colorful na pagkain, madalas may mga vitamin E yun. Vitamin C, yung mga asim nyo, mga citrus. We have also vitamin D. Vitamin E and vitamin K. However, dito, mga vitamins yun. Pag sobrang mga inom yung vitamins, itatain nyo rin lang yan eh. Anyways, sa review nyo, yung pinaka-related dito, yung vitamin B nyo. Tanda, vitamin B complex or the glutaphos. Okay. So, let's move forward kasi just only kailangan introduce natin sa inyo yung mga medicinal purposes eh. However, dito tayo magpo-focus bilang criminology. Okay. So, I need to introduce to you the classification of drugs. Kasi madalas pag criminology, we focus on the effects of the prohibited drugs. Then, we could classify also kasi according sa book ni Pedro P. Solis, ito yung pharmacological niya. Nag-iba yung somehow yung effect ng drugs according to pharmacological. Ah. So, in criminology, generally tatlo. No, tatlo yan. We have depressants, stimulants, hallucinogens. Or in other term, yung depressant nyo, pwede nyo tawaging downers. Stimulants yung uppers, hallucinogen, psychedelic. Oh, you listen very well. Ito yung madalas nang tinatanong yung board exam about drug education. So, once we talk about the depressant and stimulant and hallucinogen, we talk about, let's go back yung inaral natin sa polygraphy, the central nervous
system. So generally, the effect of the drugs here affects your central nervous system. Down from your brain hanggang tumbong nyo. That's your CNS. Yung tumbong nyo. That's part of the brain. Yung spinal column nyo pababa. So it will affect generally. Not only your mind or your brain, but also your organs. Kung naalala nyo pa, di ba may inaral tayo doon sa polygraphy nyo? Yung autonomic nervous system. Diba generally, pag maapektuhan niya rin yung mga organs nyo, hindi nyo makakontrol yan. That's part of CNS. Pag nag-take ka rin ng drugs, ayun nga lang. Somehow may effect on your body that will alter the organs. Example natin. If you will use depressant or downers. Of course, generally, yung effect niya yung CNS mo, ibababa niya. Ida-down niya yung system. Now, in effect, yung, for example, pag nagsalita ka, pag downers yung tinira mo, magiging mabagal yung speech mo, sluggish ka. Or yung mata mo, ano mangyayari sa mata mo? Somehow, either ito, pwede namang, pwedeng constrict or dilate. Depende nga ba kung depressant stimulant yung tinira mo. Pag stimulant, mostly, ang pupil nyo nagdadilate. Pag depressant, nagko-constrict. So, doon pa lang makikita na natin na hindi makokontrol yung epekto ng drugs. Makikita talaga. Lalabas yung effect on the CNS and ENS, tatamaan. Next one is hallucinogen. Pag yung hallucinogen nyo, mostly ang tatamaan niya lang dito. Yung way ng pag-perceive ng tao. Yung imagination niya tatamaan. Meaning yung mismong mind. Like yung mga nagchochongke. Minsan nakikita nila, gumingiti sa kanila yung araw. Hinahabol sila ng shadow nila. O that will be the effect yung psychedelic nyo. Talagang mind yung apektuhan niya. Now, in pharmacological uses, medyo iniwahiwalay. Oh, you listen very well. Mahirap to. Yung depressant nyo, yung part din naman na narcotic yan. Tsaka yung tranquilizer nyo. Kasi dinadown niya naman din yung CNS. Oh, tandaan nyo ha. Kasi mamaya dadala natin. Kaso nga lang, pag pharmacological, dapat ilipat natin yung narcotics tsaka yung tranquilizer sa drug. Pero generally, they are part of your depressant. Next one, stimulant nyo. Same thing pa rin naman. In hallucinogen, iniwalay lang yung solvents and inhalants. To set an example sa solvents and inhalants nyo, like yung mga nagra-rugby, o yan. O, ganun din naman yung tama. Kung titignan natin sa psychedelic, sabi kasi nila pag nagra-rugby, yung nagka-kami-hami with yung mga nagra-rugby. So, ayun. Therefore, that is also psychedelic or hallucinogen. So, however, ito lang, distinguish natin, generally tatlo. You remember, ha? Depressant, stimulant, hallucinogen. Lilipat na mamaya. Okay, so let's go now to the lecture proper of your depressant or downers. So here, I've told you, we talk about here the buong CNS. CNS ang pag-uusapan natin dito. So what will happen to your central nervous system? Generally, kasi pag tinamaan ng CNS nyo, tataman din lahat ng organ. So, effect is suppression of your body function. Okay. Tatamaan yung brain mo up to your CNS. Ano magiging resulta? Yung output into yourself. Yung judgment mo, mai-impair. Yung hearing mo, hihina rin. Yung pagsasalita mo, hihina rin. Yung muscle coordination mo, hihina rin. So, from itself, yung depressant nyo, ayan, madalas na mga reaction dito, nakakatulog. O, yun. Humihina yung paggalaw, yung muscular movement niya, hindi ganun siya ka-active. Yung hearing niya, mahina. Yung pag-iisip niya, mahina rin. So, mostly, ito yung concern niya lahat. Like yung kanina, sabi ko sa inyo, narcotics. Ano pa mga drugs? Barbiturates. Tranquilizers. Alcohol. Ito yung alcohol nyo. Depending upon dun sa amount na intake. Kasi, somehow, yung alcohol nyo, nagiging stimulant din. However, generally, at tandaan nyo, it's part of the depressant. Kasi, pag na-intake mo naman talaga yung buong alcohol na, it will down your whole system. Okay. So, now, the problem here, it's sa drugs na to, pag tinanggal mo to, of course, your CNS is already depressed. At talaga magkakaroon ka ng depression in total. Yung effect in your life, bababa yung yung emotional mo. Ako, ito yung mahirap sa mga drugs na to. That's why, kung gusto ng i-alter, you take another drugs. Kasi stimulant na naman. Nagugulo, mababaliw na yung tao nito. So, mostly, itong mga drugs na to, tandaan nyo, like analgesic, it also relieves pain. It induces also sleep. It suppresses cough.
So, kung makikita nyo, like yung expectorants, analgesics, so that will, ano, pati yung temperature ng body, pag dinadown niya lahat yun, that will be under the depressant. That's why very important din yung dinar natin for medicinal purposes. Next one, we go with your, eto, yung madalas. Ay, wala pa pala tayo stimulant. Oh, we go now with the drugs. Ito na pala. Okay. So now, best example natin ng mga drugs na depressant. Oh, let's go back yung inaral natin sa history. Oh, like, yung mga narcotic. Oh, tandaan nyo to, ha? Now, kanina, I told about you na meron tayong drugs na hiniwalay doon sa depressant according to pharmacological uses, yung narcotics nyo, trankit, tsaka yung tranquilizer. Yung narcotics nyo, tandaan nyo to. Lahat ng depressant nyo, hindi mawawala yung relieves the pain. Tandaan nyo, pag may makita kayo nyan, automatic yan. Kasi, makita nyo rin doon sa yung iba, yung like tranquilizer. Kaso, iba nga lang yung nangyayari sa tranquilizer nyo. Tandaan nyo, pag narcotic, automatic, nagtatanggal ng pain. And aside from that, like sedatives and tranquilizer, they produces calmness. Kumakalma talaga. Oh, syempre, depressant niya eh. Ibababa niya yung CNS eh. However, another thing, ito, malilito kayo rito, about sleeping and pagiging stupor. So, in narcotics, generally, talaga nagpo-produce yan ng malalim na pagtulog. Profound sleep. So, in tranquilizer, diba? Pag tinarakan dito, nakapag-produce na ng sleep. So now, we could differentiate those drugs. Makinig kayo maigi. Medyo delikado itong definition na to. With regard to your narcotic, tranquilizer, and sedatives, tandaan nyo, in narcotics, hindi mawawala yung meaning yung relieves pain. Ayan. Malilito kayo doon sa may sleep din. Kasi yung ibang drugs, it also produces sleep. Now, there are other depressant drugs, like your opium. Ito eh, kaso nga lang, alam nyo, sabi ng mga researchers, opium should not be categorized as, ano daw, as depressants or downers. What's the reason? Kasi in fact nga eh, nagiging numb lang yung tao, pinababa niya lang yung tolerance ng pain, tinataas niya pala. Therefore, yung tao active pa rin naman, nakapag-isip, katulad what happened in Civil War, yung mga addict niya, yung mga sundalo sa opium-based na products. Kahit tamaan ng bala, okay lang sa kanila. Active pa rin sila. Kahit mamamatay nila sila, gamubusan ng dugo. Pero hindi nila pinapansin yung tama ng bala sa kanila. That is the effect of opium. So, generally talaga, kung titingnan natin, we're talking about pain. Halos lahat ng depression talaga will relieve pain. Oh, mostly. Mostly, ha? I'm not telling all of the drugs that depressants are will relieve pain. Kasi yung iba, produces calmness lang. Minsan yung iba produces sleep. Okay. So, yung opium natin and its derivatives, ang dami na ngayon, manganganak na manganganak yan si opium nyo. Okay. So, let us continue. Of course, yung pinaka mother of all drugs nyo and the king of narcotics, we have opium poppy plant. So, ito na yung kompletong trivia with regard to your opium. First, of course, the scientific name is Papa Bear Somniferum. Oh, we all know, came from a Greek word, yung somniferum to produce sleep. Yung Papa Bear nyo, the poppy head, yung codea, same thing, and poppy juice. So, a drug that will produce sleep. Somniferum. So, titingnan natin, depressant talaga, kasi it produces sleep. Next one, of course, it is a depressant drug. O, ito yung mga jargon name niya. Bakit tinawag na gum, gamot, kalamay, tsaka panocha? Kasi I've explained to you, diba, hinihiwa-hiwa lang yung opium. Kinukuha lang yung dagta niya. Kaya tinawag na gum. O, yan. May sa panocha. Kasi ganun yung mga karakteristik ng mga yon. So, ayan, kinukuha lang yung dagta niyan. Kasi mahirap pag binunot mo eh. Kukultivate mo ulit. Hiwa-hiwain nila para magdagta na magdagta. Next one, of course, tumutubo lang to sa tropical region. Very important dito pag sinabi natin yung tropical region. Because ito, nakukultivate lang ito doon sa may Golden Crescent. Tatandaan nyo, ha? Meaning sa Middle East, pag tropical, mainit lang. Doon lang yan sa Golden Crescent tumutubo. That's why your Golden Crescent is one of the largest producer of opium-based product. Next one on trivia, of course, I've told you.
ang unang naka-discover nito, gumamit nito yung mga Sumerians, then kinultivate lang ng mga taga-Mesopotamians. Yung Mesopotamians nyo, I told you, that is now the modern Iran. That's why it's part also of your Golden Crescent. O, diba? Iran, Afghanistan, India, Pakistan. Kung naalala nyo. Okay. Next one, ito. Ang gamit naman talaga nito is medicinal plant. This is a natural plant. Ngayon, very useful to. Later on, makikita nyo yung drugs kung saan ginagamit ito madalas. Lalo pag sinisies yung babae. Anak ni opium ang ginagamit na drugs dun. Oh, later on, makikita nyo. Ibig sabihin, syempre, magre-relieve ng pain. Maganda gamitin ito pang surgery. Opium talaga. Yung maganda nung una panahon lalo, yung ginagamit nila. Next one, sabi ni Hippocrates nyo, yes, ito napaganda, analgesic talaga. A drug that will relieve pain. O yan, si Hippocrates nyo, kilala yan sa mga medicine na tinatawag yung oath ng mga doktor as Hippocratic Oath. O, kasi siya yung parang founder nung sa medicine nyo rin. Now, o yan, from Persia to India, ginamit din niyang opium. Nagkaroon ng abuse on history. Alam natin, puro Chinese yung madalas gumagamit yan hanggang Pilipinas. Diba, binabarter yan dito hanggang nagkaroon tayo ng batas na nire-regulate yung opium. Hanggang nilansag nung panahon ni Marcos, kaya tayo nag-ship ng taste. From opium base, napunta tayo doon sa mga stimulant, like shabu, tsaka yung marijuana. Next one on your history, ito si Emperor Yongchen, tandaan nyo to, lagi nilalabas to. He was the one who wanted to control the opium trade. That's why nagkaroon nung opium war. Nung nag-start yung opium war nyo, ayan, tagal. Almost 8 years. From 1940s to 1847. Next one, ang anak na ng anak. O, tandaan nyo yung mga pangalan. Friedrich Schutterner, the inventor of morphine. Okay? That is the scientific name also. Yung heroin nyo naman by Alder Wright. It was, the scientific name, of course, is diacetyl morphine. O, name, tag lang only is heroin. Kasi much stronger naman talaga than morphine and heroin. Then, followed by codeine in France. Yung it wanted to cure the addiction on morphine, heroin, or opium-based products. Ang problema nga lang, yung codeine nyo, naging cup syrup. Ayan, yung madalas ginagamit nun. Hinahalo yung nga yan sa Sprite eh. Yung mga, kung naalala nyo, may mapaparito yung mga video, yung one month nagko-concert yung mga rakista. Ayan yung binibira nila. Mga codeine, hinahalo nila sa Sprite. Ayan, nagiging violet. Ayan yung mga ininom nila. Okay. So, yung opium poppy plant nyo, very essential yan dito sa review natin. Kasi, ito yung madalas tinatanong. O, tandaan nyo, which among the following is the mother of all drug? You answer opium. Delikado rito pag tinanong yung parang family tree ng drugs nyo. Okay. So, puntahan natin. Okay, muna natin ito. Morphine. We have also, yes, we have discussed this in history. However, of course, this is the mostly abused drugs na rin talaga. So, kung titingnan natin, ito yung kauna-unahang derivative ni opium nyo. Si morphine, yung unang anak talaga. So, tingnan nyo kagandahan ito. Painkiller niya, 6 times siya mas potent than opium. 6 times stronger na potent siya in terms of killing the pain. Oh, the problem here, ito nagkakaroon ng analgesia, drowsiness, mood changes, and mental clouding. Of course, by Friedrich Schutterner, ito, yung mga trivia natin dito, name after Morpheus, the god of dream. O yan, yung dati ang pangalan niya, Morphium. So, naging morphine na. Okay. So, ayan, remember, basta tandaan nyo, morphine is the first derivative of your opium. Meaning to say, this is the most important derivative. Kasi siya yung pinakaunang inimbento ni Friedrich Schutterner, kinopia na itong C17, H19, NO3 nyo. Dito na kinopia mostly lahat ng drugs na opium derivative. Okay. Next one, we have heroin. Okay. So, your heroin, of course, derivative naman ni opium din naman. Derivative ni opium. Pero, pinagkopyahan naman, of course, si morphine. That's why si heroin nyo, ang scientific name niya is diacetyl morphine. So, it was tagged there before as the miracle drug. Why? Kasi kung titingnan nyo, 5 times stronger than morphine.
Oh, kung yung kanina 6 times stronger yung morphine nyo kay opium. Si heroin naman 6 times is 5 times is stronger than opium. In fact, kung titingnan natin, 30 times is stronger than opium na siya. So sobrang ano talaga. Then the problem here, ang bilis na nag-o-cure ng addiction. From 40 days 14 days pa lang na intake ng drugs. Na-addict na agad yung tao. That's why ito, susunod, inventuhin na nila yung codeine to cure yung addiction ng mga tao. Kaso nga lang, yung codeine, mas maganda pa pala. Now, usually, itong drugs na to, yung like your ano, yung heroin nyo, may mga powder product din yan, may liquid product din yan, parang yung morphine nyo. Pero mostly yung morphine nyo, liquid product. Yung makikita nyo mga naka-powderized, ayun, madalas that is heroin. O, malito kayo, ha? Yung kanina, yung opium nyo, tandaan yung gamit kasi natural plant. Ano kinukuha lang doon? Yung dagta. Yung dagta lang. O, yung ginagamit nilang gum, panocha, yun yung way ng pag-intake nila. Pati, o, yung sinasaw sa tutog, dinadry nila. Next one, yung kasi naging synthetic na, kinopya lang yung chemical component ng opium nyo. Ayun, nagginawan liquid ni Frederick Saturner nyo. That's why yung process ng pag-intake ng drugs nun, madalas istandaan nyo, ha? By injection. Okay na. Yung heroin nyo, it's either of the two. Kinopya kasi kay morphine. Pwede na siyang isnip, powderize. Kinopya na, powderize and liquid. O, pwedeng gamitin. Malito kayo, ha? O, paano pag tinanong kayo ng ano? O, which of the following drugs is mostly in liquid form? O, talagang yung liquid form doon yung morphine nyo. O, yung morphine yung pinaka-liquid in form na drugs. Okay? Next one, of course. Eh, ito yung sinasabi ko sa inyo. The codeine. So, yung codeine nyo, kaninong anak naman to? O, anak din ni morphine. Pinagkopyahan din si morphine. O, pareha sila ni heroin na anak ni morphine. O, importanteng derivative din to ni opium. Kasi lahat naman sila pinagkopyahan si opium. O, bali ngayon yung ano nyo, mga anak ka, tandaan nyo, si opium, unang anak niya, si morphine. Si morphine ang anak ng dalawa. From heroin, sumunod naman si codeine. O, si codeine mostly ginagamit for cup preparation. Nalala niyo si Robikit. O, kaya yung mga cup, madalas yung mga gamot na pang cup syrup, madalas si Robikit yung pangalan nun. O, dito, kagandahan dito, mabilis naman yung mawala yung drug addiction. Pang-cure talaga. This is the main purpose ng codeine talaga. Pang-cure ng addiction dun sa heroin tsaka sa morphine. Kasi grabe yung heroin. From 14 days, mabilis na eh. So dito, mabilis yung withdrawal symptom. Kaya pag gusto nyo, I don't know if you watch yung movie na I Have the Cat Named Bob, yung may pusa siyang orange, yung gitarista, addicto siya doon sa mga heroin morphine eh. Ito yung ini-intake niya doon, pupunta siya lagi siya doon sa may pharmacy, iinom siya ng codeine. Kasi if you wanted to cure your addiction sa mga opium-based product, codeine is the best way. Para kasi mahirap magkaroon ng withdrawal syndrome. Pwedeng mamatay yung tao pag bigla niyang withdraw yung drug sa katawan niya. Okay. So, ito yung gamit ng codeine nyo. Ayun yung makikita nyo madalas sa mga movie. Pag gusto na nilang magano, umalis sa drugs. Ito yung pinapainom. Codeine. Okay. Sipin mo, no? Wala namang ubo, pero pinapainom nung pang-ubo. Anyways, o yan, yung sabi ko sa inyo, ito yung madalas ginagawa. Yung mga Pinoy, ganito yung ginagawa. Inahalo rin sa Sprite. O yan. Ngayon, tinanggal na yan. Wala na sa mga cup syrup niyan. Next one, ito na, si Paregoric nyo. You kindly take note of this one. Laging tinatanong sa board exam to. Paregoric. O, kamukha na ito yung ano nyo, yung efficacent oil nyo. O, meron kayo dyan sa mga bahay nyo, kulay green yung bote rin. Yung malamig pag pinapahid, yung amoy matanda. O, pag may sakit-sakit na kayo, yung masakit likod nyo, yung pinapapahid nyo. O. However, ha? Ano ba tawag nyo? Hindi, efficacent oil. However, yung ngayon, syempre, yung efficacent oil nyo, wala naman ng paregoric yan. Yung paregoric nyo, tincture ng opium. O, niligyan ng camphor. Makikita nyo na lang sa mga efficacent oil nyo, camphor na lang doon. Mabasa nyo, camphor na lang. Wala ng paregoric. So, madalas to, tandaan nyo, ito yung tinanong sa board exam. Ginagamit to sa household remedy about abdominal pain. Pag masakit yung tiyan, yung pinapahid noong unang panahon. Problema ngayon, yung paregoric nyo, syempre, tinanggal na. Kasi may opium. Bawal yung opium, of course. May kita nyo na lang dyan sa efficacent oil nyo, camphor na lang.
Okay, o tandaan nyo, yung kayo hindi take-note this one, pare Gorg. O, bagong anak ni Opium. May dadagdag na kayo. Naku, nagka-anak na naman. Okay. Next one. Ito na. Didemerol and Methadone. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung Demerol first. Ito, anak din yung opium nyo. Synthetic. Kasi nga, yung opium hindi na madalas pwedeng gamitin o na surgery. So, itong Demerol nyo. Ito yung madalas ginagamit pag mga nganak yung mga babae. O, tandaan nyo ha. Demerol. Madalas pag sinisinis din yung mga babae. Or kahit di naman sinisinis, mahirap mga anak yung babae. Demerol yung tinuturok sa babae. Anak ni opium din yon. Kung dati, ayan. Kasi pag sobrang mataas yung pain, dati yung mga doktor nyo, morphine naman talaga yung tinuturok nila. So nga lang, syempre, nasynthesize na synthesize yan. Yung for medical purposes na, Demerol na yung ginagamit. Eh, ito yung problema. Pag yung mga may addict na mga nurse, kinukuha nila itong Demerol kasi alam nila, this is a synthetic ng opium. Oh, ng morphine nyo. Anak pala ni morphine nyo. Morphine yung pinagkopyahan na rin. Next one, methadone nyo. O ito, aside from that, yung codeine nyo, ito na ngayon. Yung, kung yung una yung codeine nyo invented to cure the addiction, kasi nga less yung withdrawal syndrome, mas maganda na ito, ito na. Yung kasi, diba, we talk about heroin na nag-cure yung addiction niya within 14 days. So therefore, mahirap din siyang i-cure ni codeine. So, nag-synthesize ulit ng drug. Ito na, lumabas na si methadone. So, kung addictive na yung tao sa heroin, talagang matagali, tanggalin yung drug addiction niya, methadone naman yung ipapainom dun sa addictive na sa heroin. So, aside from that, kagandaan dito, hindi na magkikrave ng heroin yung taong gumagamit niyan. O, mas maganda yung methadone kung titignan natin. Pero, maganda rin yung codeine kasi mas mabilis yung withdrawal syndrome niya. Less than 3 days, pwede na ma-relieve sa withdrawal syndrome eh. Okay? Okay, so bali, ito na. Oh, tingnan nyo maigi itong graph natin. Oh, makinig maigi, delikado to. Kasi madalas natanongin dyan, what is the derivative form of the drug? Oh, ganito. Pag sinabi natin derivative, saan kinopia? Oh, lahat naman to, tatandaan nyo, derivative lahat ni opium. Sa kanya lahat galing to. Ang unang anak niya, sino? Si morphine. Oh, morphine, si morphine drug nyo. Oh. Si morphine drug nyo, ang sumunod na anak ni morphine nyo, ibig sabihin, apo na ni opium to, si heroin. Followed by codeine, then followed by your demerol and methadone. Oh, ganun yung pagkakasunod-sunod, ha? Then si paregoric nyo, nakahiwalay. Kapatid pala siya ni morphine. Kasi ginamit is tincture of the opium. Okay na, naintindihan na. So, this will be your graph on your, para maintindihan nyo na yung pagtinanong sa inyo. So, pag tinanong kayo, saan galing si Paregoric, you answer immediately, opium. Tincture niya kasi nilagay ito, pinatakan ng opium. O pag tinanong kayo, saan galing si heroin, kay morphine po. Saan galing si codeine, kay morphine din po. Saan galing si Demerol, kay morphine. Saan galing si methadone, kay morphine. Pag tinanong kayo, saan galing si morphine, kay opium. So ngayon, pag tinanong kayo, what is the most important derivative now of opium? O, sino po yung importante? Si morphine. Kasi marami nang pinagkopyahan sa kanya. And aside from that, morphine is the first derivative of that opium drug. O, siya yung una, kauna-una ang nilabas. O, importante si morphine. Friedrich Sauterner. Kung kalimutan yung pangalan, bakit tanong sa inyo, sino yung inventor niya? Okay, nagkakaintindihan ha? Mahirap yung tanungan dito kasi nakita namin which among the following is the mother of all drugs. Yung answer naman, opium. Okay, oh, madali na intindihan. Oh, madali na yung your board exam, hindi na kayo malilito. Tandaan nyo lang. Dalawa lang ang anak ni opium. Morphine, paregoric. Then the rest are anak na ni morphine. Oh, para hindi na kayo malito. Okay? Next one, barbiturates. Barbiturates is also a part of your downers or depressants. However, your barbiturates, the effect, tandaan nyo to, magkakamukha ulit together with your sleep. O, pinakaiba niya lang kanina sa narcotic, makinig maigi, ang narcotic nyo is profound sleep together with relieving the pain. However, barbiturates as depressant, walang nakalagay dito na pang-relieve ng pain.
So mostly ang tina-target nito is mental anxiety. Yung mga taong stress, mga hindi makatulog, ito yung pinapainom. Barbiturates para makatulog sila ng maayos. So, madalas ang ginagamit to. O ito yung may mga sakit na epilepsy, may hypertension, ayan, mga hindi talaga nakakatulog ng mahimbing. So, ayan, gagamit sila ng barbiturates. So, available yan, kaso nga lang, yung iba kasi, ginagamit na pang drugs na talaga, papakalma nila. Ayan yung problema. However, ayan, it could be taken orally and injected. Pero mostly, makikita nyo yung merkado, naka-tablet talaga. O, ganyan yung mga itsura pagkain ano sa inyo. Ay, mga binibenta. O, madalas makita nyo yung Amital. Ayan yung madalas na binibenta nila. Amital, sa form of barbiturates. Okay, o, tandaan ha, yung narcotics nyo, kinocompare ko para hindi kayo malito ha. O, narcotics, yung opium nyo, tsaka itong barbiturates at form of your downers. The problem with narcotics and barbiturates, both of them may sleep. Pero doon sa narcotics nyo, mas malalim yung sleep, of course. Then, it relieves pain. Dito sa barbiturates nyo, pang sleep lang talaga. So, mostly tatandaan nyo para makatulog yung mga mentally stressed na tao. O, yan. Okay. Eto, maganda to, Seconal. Naku, kung kilala nyo to, bahay na to, sikat na sikat to. Marilyn Monroe. One of the most beautiful women nung panahon nila. Hindi ko panahon, ha? Baka, kaedad nyo lang ako. Yung panahon nila, kinukwento sa akin to ni Ganuloy. Ako, kilala nyo pa si Ganuloy. Si Ganuloy nyo kasi, 40s na yun, eh. Ayun yung mga sikat nila, ayun yung mga nagpalaki sa kanila. Ayan si Marilyn Monroe. Anyways, eto si Marilyn Monroe nyo, sumikat to rito. Sa Seconal, kasi namatay ito dito na karon ng lethal dosage, sumobre. Para matandaan nyo, ito yung tinanong sa board exam. Ito yung madalas ginagamit ng mga hospital girl. Hindi yung ano ah, pag sabi yung hospitality girl ah, hindi yung nurse ah. Hospitality girl, meaning yung parang ano nyo ngayon, mga mocha girls. Biba hot babes. So, yun yung mga inabutan ng iba dyan eh. Ayun, mga yun, yung ano ba ang tawag natin ngayon? Aba, tawag yung babae pag ano? Yung sinasama, escort! Ayun, yung escort, nag-iba na yung term ngayon, escort, yun. So, ayun yung ginagamit nila kasi ito, ah, based on research. Kasi yung mga hospitality girl, pag, di ba, pag sex ng sex, sumasakit yung kanilang vagina, mamamaga. Ito yung iniinom nila, Seconal. O, para hindi, pa yung mga, ano nyo, hospitality girl, para hindi mamaga yung kanilang mga puwerta. So, tandaan nyo, oh, yung Seconal nyo, now, the problem here, mas naging delikado doon sa opiate products natin. Mas mahirap pati yung withdrawal. So, ito, yung sumikat nga rito, you just search for it, yung kwento ni Marilyn Monroe. It, yes, it's Marilyn Monroe. The problem here, sobrang taas nung si ibababa yung CNS mo talaga. Pati yung puso mo, tsaka yung paghinga, sobrang baba. Ayun, papatayin ka talaga. Mag-filled na yung pagtibok ng puso mo, tsaka yung paghinga mo. Sobrang depressant. Hindi nagagalaw. Oh, that's the effect of your Seconal. However, yung board exam, yung tinanong pala, para matanda nyo, Marilyn Monroe, kasi girl, hospitality girl, ayun yung madalas ginagamit nila. Okay? Alam ko, ito rin yung mga pinapainom pag yung mga babae nilalagay sa mga aquarium. Kasi may mga ganyan, lalo yung mga Russian movies pag pinanood nyo. Next one, tranquilizer. Ito, malilito kayo dito. Oh, makinig maigi ulit. I-compare natin ulit. Kamukha nung narcotics nyo, tsaka yung barbiturates. Nalala pa? Oh. Now, tranquilizer. Oh, parehas to. May word din na pampakalma. However, dito, hindi naman nagpo-produce na, tignan nyo, sleep. Oh. So, supposedly, no, sir, bakit yung mga hayop, pag tinuro ka ng tranquilizer, nakakatulog? Iba yung tinurok doon, malamang. Hindi tranquilizer yon. Oh, maybe a barbiturates. Okay. So, yung tranquilizer nyo, generally, ang effect niya lang talaga, produces calmness and relaxation. In fact, the word tranquil, if you will only look it on the dictionary, is same meaning with calmness. Pagiging kalmado. Tranquil. So, ito tandaan nyo na parang hindi kayo malito. Tranquilizer is calmness only. Calmness. Relaxation. So, malamang, ito rin yung mga tao naman na parang kamukha ng barbiturates nyo. Kaso, ayun, mental anxiety na talaga. Yung mga hindi makatulog yun. Dito naman, pampababa lang ng anxiety.
Ayaw siguro, ito naman, para maintindihan nyo. Kung ayaw mo makatulog by using barbiturates, you only use tranquilizer para kumalma yung tao. O, pag in-epilepsy, ayun. Kung ayaw mo nang patulugin, o, gamit ko lang tranquilizer para kumalma yung may epilepsy. O, naku ba? Inaalala tuloy ako nung bata. May classmate ako noon. Para maintindihan nyo lang. Nagpa-flex si Raymond kami kasi sa Pembo, sa Makati noon. Pasok namin, ano eh, alas 6 sa umaga. That 5:30, nandun ko na sa school. May classmate ako nanginginig. Akala ko gutom lang, putang ina, may epilepsy pala. Inayupak ng bata yun. Ewan ko, naalala pa ako. Ako buhay pa yun. Iyakap ko pa naman. Akala ko, magtatagol ko. Putang epileptic pala yung bata na yun. Naalala ko yun. Anyways, para wala na yun. Pag gusto mo lang pakalmain, ayaw patulugin. Delikado pala yun. Sinusubuan daw ng mga something parang hindi nila makagat yung dila nila. Yung sa epilepsy. Naalala ko yung kwento na yun. Anyways, let's go back. Okay. Next one, ito na. Volatile substance or volatile substance nyo. O, ito, marami dyan. Kanila, trans. Sa antipolo. Sa zigzag. Dami nyo dyan. Tsaka sa shopwise. Legal yan dyan sa mga bata. Yung makita nyo, nag-upgrade nga yung mga yan eh. Minsan hindi na rugby. Bulkasil. Aba, gusto nila, isarado talaga yung mga ilong nila. No? Bulkasil yung gamit nila. Anyways, volatile solvents. Makinig maigi. Yung volatile substance nyo, ito yung without the application of heat, madaling mag-gaseous state. So, dito na matutusin talaga, yung volatile substance nyo, ito kinilasify under depressant. Generally. Pero, alam natin, hiniwalay doon sa pharmacological uses, ha? Kasi sa pharmacological uses, Tiger Vicks, yung sinisinghot. Volatile solvents din yun. Problema, we are talking about illicit drugs now. Ito na, yung mga yon. Yung madalas makikita nyo sa mga kalsada, yung mga bata, yun sinisingot. Dami niyan dyan. Ito yung problem eh, no? Alam nyo, sabi nung RA 9344 nyo, bawal silang ma-prosecute for sniffing volatile substance. Ano bang P dito? I think you search for it. I think it's 1619 or 1516. You just search for the, I forget the number eh, I could not recall it. Maybe 1516 or 1619. You kindly search for it na lang. There is a law punishing for sniffing volatile substances. Bawal yan. Akala nyo lang, may batas yan. Hindi porket hindi nakalagay sa 9165 yan, akala nyo, hindi na illegal drugs yan. Mayroong sariling batas yan. You can search for it na lang. Ngayon, tignan nyo. Sabihin nyo sa akin kung ano tama. Hindi ko maalala eh. Kasi yung isa, pang vagrant sila eh. Kasi pinagdugtong ko yan in my mind eh. 1516 and 1619. Just search for it. So, ang daming example niyan, generally, like your paint, rugby, or anything that's volatile na pwedeng singutin. O, yan. Yung epekto niyan, kung titignan niya naman natin, dapat, sir, daw, under yan ng hallucinogen, hindi dapat yan sa depressant, no? However, sabi nila, yung epekto talaga, di na daw din yung sinis. However, eh, kung tignan mo hallucinogen, kasi sabi nung mga kilala kong nagkaganyan, nagka-ami-hami wave nga daw, eh, kalaban nila si Goku, kalaban nila si Frieza, sila Vegeta. Imagine, ganun kalakas yung hallucination ng mga gumagamit ng ganito. Oh, dapat categorize sa hallucinogen. And now, to be safe, ha, tandaan nyo, ha? Oh, baka tanongin kayo, eh. Pero, pharmacological uses, nasa inhalant siya. Para hindi tayo malito. Pero, depressant at the same time, hallucinogen. Next one, ha? Ito. 1619. Oh, 1619 na yun. Thank you. Oh, thank you for, thank you, Padel. Oh, 1619 is a sniffing volatile substance. So, tandaan nyo, ha? There is a special penal law punishing sniffing volatile substance. That's 1619. Akala nyo legal yan, ha? Hindi legal yan. O, pwedeng arestuin yan. Pero yung mga minor nyo, sabi nung Republic Act number 9344, they're immune from prosecution of 1619. Hindi na-commit yung mga minor nyan. Same pati prostitution, gambling. They're immune. There is a law preferential application for minor with regard to those laws. Hindi applicable sa kanina yung ganun. Next one, alcohol. O, ito. Yung alcohol nyo, talagang downers, depressant. Pero with an ample amount, kasi C2H5OO6 yan, alam ko, the chemical component niyan. Kung titignan nyo, kamukha rin ng stimulant. With ample amount, nagiging stimulant, pero generally talaga yung effect niya, downers. Also, your alcohol is a volatile substance. Pero hindi naman ini-sniff, of course. Iniinom. So now, your alcohol is categorized as, tandaan nyo to, tinanong na to, the king of all drugs.
Oh, aside from all of the liquids consumed in the whole world, alcohol is, I think, alcohol is the third consumed liquid in the whole world. Aside from your coffee and tea, kasama yung alcohol. So, I've told you, yung alcohol natin, in medicinal purpose, ay, ginagamit yan pang disinfect. Madalas, pang disinfect. Meaning, pang external use. Sabi, ay, madalas yung mga sigero, pag may COVID, inumin na lang natin yung alcohol, pang disinfect din yun. Iba yun, iba yung term na yun. So, I've told you before yung mga topic natin, ang pwedeng inumin is potable, ha? Ano yung pag-term natin, yung pwedeng inumin is potable. Remember the term, ha? Potable. Meaning, pwedeng inumin. Ethyl alcohol po yung pwedeng inumin for your information. Kung may nakikita kayong alcohol, yung kulay pink, yung amoy nurse, yung mabango alcohol, amoy nurse tawag ko dun eh. Yung ginagamit pa dun sa mga nurse eh, yung mabango. Yung kulay pink, ethyl alcohol tawag nyo dun eh. Pangalan lang yun ng alcohol nung sa company. Pero yung ethyl na tinatawag natin in our study sa alcohol, ayun yung pwedeng inumin. Ayun yung mga iniinom nyo. Potable, ethyl. Yung hindi pwedeng inumin is methyl. Remember ha? Letter M yung simula. Methyl. So now, in methyl, hindi pwede kasi ayun yun. Yung nangyari dyan sa Laguna. Yung hinalo sa lambanog. Ewan ko sino ba gumawa ng mga yun. Mabulag talaga, literal, mamamatay yung tao kasi those alcohol is not potable. Ayun yung ginagamit pang disinfect. Yung mga methyl alcohol nyo. Hindi pwedeng inumin yun. Kaso may nakita ko dyan sa mga preso, ganun yung ginagawa, pinapakuluan nila yung alcohol. Ang alcohol ng mga rubbing alcohol, kasi pwedeng ipasok eh. Pinapakuloan nila yung mga loko-loko yung mga yun. Mabubulag yung mga yun. Talaga literal, bubulagin ganyan. That's the effect of that one. Now, in alcohol, of course, hindi naman to prohibited drug. That's the main problem. Remember this term. It might be us. In vino veritas. I think we have already discussed that one. But I would like to reiterate kasi once na pag may naririnig kayo alcohol, automatic tong word na to. In vino veritas. In wine, there is truth. Vino is wine. Veritas is truth. Ay, baka may encounter nyo lang. Ipasok lang natin ang te. Okay. Now, we will go with the other kind of drug. Stimulants. Meaning, these are drugs that will stimulate. Uplift your central nervous system. Meaning dito, active naman to. Compare with your depression, kung pinapababa niya yung sistema mo, ito, itataas niya naman. Sobrang lakas ng tibok ng puso mo. Mataas yung paghinga mo. Yung mata mo, sobrang, tawag namin, dilated eh. Pero English yun, dilated nga lang sa Tagalog, yung dilat na dilat. Pero dilated in English. Ibig sabihin yung pupil, nakabuka. Oh. Dito, of course, effect nito, in alternate, wake, hindi sleep, but wakefulness. Dito, tumataas yung alertness. Maganda rito kasi, ito, ginagamit to pag depressed yung tao. Stimulants talaga. Madaming gamot to. The problem here, ito. Pag na tumatama tong ganito, pagkaganito yung intake, ito. It will lead to suicidal depression. Kasi, nag-rely ka na sa drugs. Gusto mo laging masaya. Pagdingin na natin kayo na. Ay, madalas niya ito. Pag nag-take na yung drugs sa ganito, form ng suicide. Anyways, let's go now. Okay. So, first drug nyo is amphetamines. Itong drug na amphetamine nyo, ito, madalas ginagamit to. I've already told you this one. Madalas ginagamit to sa mga obese. Yung may sakit na matataba, gusto magpapayat. Or sobrang laki na ng katawan nila, hindi na kaya ng kahit anong form of surgery, gagamit na talaga amphetamines. O, may prescribe naman niya, minsan inano ng doktor, o take na itong amphetamine. Next one, lalo na yung may mga sakit na depression. O, pinapainom din sila ng amphetamines. Amphetamines. O, tandaan nyo ha, hindi pa yun yung shabu nyo, minarinig kayo kasing metamphetamine doon. Pero amphetamine is a separate drug. O, amphetamine muna. O, tandaan na, ginagamit doon sa mga obese. Tsaka sa may mga depression. Next one, ito na. Sikat nyo. Cocaine. Oh, we have studied this one noon history. Naalala nyo? Pinakasikat to. Natandaan nyo? Nako. In cocaine, of course, we talk about the erythroxylon coca or the coca bush plant.
Now, yung na product na is cocaine. Tumutubo yan, of course, dun sa South America. Madalas dun sa Silver Triangle nyo. Namely, Colombia, Peru. O, dun tumutubo yan. Ang pinakasumikat dito, of course, yung Medellin. Medellin, basa dyan, ha? Medellin cartel, laging tinatanong yan. Medellin cartel nyo. Together with another cartel is the Cali cartel. Kasi nung namatay si Escobar, which is the head of the Medellin cartel, nag-take over yung Cali cartel nyo. O, Cali cartel na yung sumikat. So, history ng cocaine nyo, I've told you, diba, yung Coca-Cola nyo dati, kung naalala pa, diba, main component niya is cocaine and cola nuts. That's why one of the jargon is coke. No, doon talaga tinawag yung cocaine nyo. Oh, next one, of course, ito magandang ginagamit na anesthetic and most powerful natural stimulant. So, we've discovered in history, ginagamit ng mga farmers yan, ginunguya lang yung dahon, makapagtrabaho sila ulit. So, itong cocaine nyo, sobrang dami nito sa about sa drugs part ng Europe tsaka sa Amerika. Dito kasi sa Pilipinas, hindi kaya kasi mahal. O kaya nga, we have what called yung shabu, the 4 months cocaine na lang yung ginagamit. Next one, of course, we have the caffeine. O, I've told you before, yung caffeine nyo, kamag-anak kaya ni cocaine nyo, kung titignan nyo, pati nga yung puno, pati yung chemical component, similar lang yan. Same with yung caffeine nyo, lahat present yan, even your tea, chocolate, coffee. Ngayon, pinalitan na yung mga Coca-Cola nyo. Hindi na cocaine, malamang nilalagay doon, caffeine na. And some, yung mga energy drinks nyo. Ayan, caffeine yung makikita nyo. Kape talaga. Okay? Of course, eto na. We have what we call as the 4 months cocaine. The shabu. Okay, the chemical name. Tandaan nyo to, that memorize nyo to ha. Methamphetamine hydrochloride. Methamphetamine hydrochloride. Kaya naging crystallized kasi ginawang hydrochloride. So now, of course, this is also an upper, colorless crystal. Ay, sikat na sikat dito yan. Lagi nyo makikita rito yan sa Pilipinas. Ito yung tinanong sa board exam. You please recall this one. You take note this one. It could be taken orally, pero hindi talaga by oral yung gamit yan. It can be taken only. Pero mostly, ang ginagawa dyan, ini-snort. Of course, powderized. Sniff. Lalo itong term na to. Remember this one, chasing the dragon. I've explained to you what is chasing the dragon, yung pag ganun ng movement that is chasing the dragon. Sometimes yung shabu nyo pwedeng i-inject. Minsan kasi na tinutunaw sa kutsara, nilalagay sa syringe, tsaka nilalagay sa tao. So, however, tandaan nyo sa board exam, the not common way of taking shabu is by oral. Kasama po yung chasing the dragon, ay nga yung pinaka-common way. Chasing the dragon. Okay. Next one, of course, the main precursor of your shabu is ephedra plant. O, ito. Yung mga kilala kayong may hika, ito yung gamot. Ephedra. Ang ginagamit yung mawang. O, yun, mawang. O, hindi bawang, ha? Mawang yung tawag. O, yun yung product ng ephedra plant yun. Yung ephedra plant, tatandaan nyo, sa China lang tumutubo yan. That's why main producer ng shabu yung China talaga. Nandun lang sa kanila yung plant na ephedra. Oh, the main precursor of your shabu. So, madalas ito, tandaan nyo yung ephedrine. Now, ay drug. Ginagamit talaga ng mga may hika. Asthmatic. Ayun yung pinapa-intake sa kanila. So, now, yung shabu nyo, nanggaling na naman niya kasi sa Japanese. Ang meaning ng shabu nyo, kaya may shabu-shabu, eh, diba? Meaning pagkain ay food. Oh, kain ng kain, shabu-shabu. O, oh, yun yung term na yun. Pero dito, I don't know, bakit ito, yung shabu nyo, napunta na sa term ng, ano, yung methamphetamine hydrochloride. Okay. So, now, another term, you remember this one. This is also called as the poor man's cocaine. Laging na itatanong yan. Ito ang pinakapaboritong drug po doon sa Japan. Later on, you will discover there is a drug there in Japan. Kinonvert yung shabu nyo to ketamine or K9. Tinatawag nilang K9. Paborito ng Japanese yan kasi industrial yung country nila. Mahilig sila sa shabu. Ayun yung pinaka gustong-gusto ng mga Japanese nyo. Stimulant and taste of drug nila. Hindi sila nagmamariwana. Okay. Next one, of course, under the influence of this drug. Oh, tingnan nyo yung chemical name ulit.
Methamphetamine. 'Di ba? Hydrochloride. What's the meaning of ano? MDMA or MMDA? To naalala ko pala, may tinanong na ganito. Huwag niyo kalimutan to, sayang ha. Oh, tanong, which among the following is a drug? Nakalagi letter A, PNP. Letter B, PDEA. Letter C, NBI. Letter D, MMDA. Ano yung sasagot nyo doon? For example, Padel, kung ikaw yung tatanungin. Which among the following is a drug? Nakalagay A, PNP, B, PDEA, C, NBI, D, MMDA. Ano yung sasagot mo, Padel? Oh, MMDA. Ano meaning ni MMDA? Metropolitan ano, Manila Development Authority? Oh, hindi yun yung MMDA nyo. Ha? Kasi MDMA or MMDA is the same. That's ecstasy. Oh, what's the meaning now of MDMA? Methylene dioxy methamphetamine. Oh, tandaan nyo, dapat memorize nyo mga ganyan. Tinatanong yan, what's the chemical name of ecstasy? Methylene dioxy methamphetamine. MDMA. Methylene, letter D, dioxy, M, methamphetamine, yung letter A. MDMA. Okay? Ecstasy. Ayan, ecstasy nyo, mas malakas yan. Yung tama nyo, 3 days. Based sa research, 3 days yung tama nyo. Next one, of course, is your nicotine. O, ito, madalas nagsasabi. Ayan, methylene dioxy, methamphetamine, yun nga. Methylene, hinati-hati ko lang. Methylene, M, letter D, dioxy, methamphetamine, M-A. Ganun yung pag-ati nyo para may madali nyo memorizein yung methylene dioxy methamphetamine. E-MDMA nyo. Sometimes, sinatawag din MMDA. That's the same thing. Wala namang problema doon. Next one, we have nicotine. Oh, sa sigarilyo nyo, there is a stimulant there named nicotine. Kaya mapait din yung sigarilyo nyo. O, kung nakatikim na yung sigarilyo, kaya mapait din niya. Kasi, the presence of nicotine, that is a stimulant. That's why yung mga smoker, nahihirapan talaga matulog. Kasi, ayun, yung nakukuha nila. Now, a trivia, drop of a nicotine could kill a person. Hindi pwedeng i-directly yan sa katawan ng tao. Okay, so ito yung pinagagalingan na alaman nyo, ayun yung tabako. Pag pumunta kayo sa norte, marami yan. Especially in Ilocos region. Doon madalas tinatalim yung tabako. Again, maganda yung alaman niya. Ay, nung bata kami, ganyan yung trabaho namin doon. Pinagtutusok namin yung mga dahon. Nilalagay doon sa may parang oven na malaki. Ano ba tawag nila? Kalimutan yung tawag nila doon. O, yun, yung tabako nyo. Anyways, nicotine yung pinaka-importanting part ng tobacco. Okay? Stimulant din yan. We will go now with your hallucinogen or psychedelic. You've encountered the word psychedelic. Hallucination. Psych, meaning it alters the perception of your mind. Mag-iiba yung way of thinking mo. Mag-iiba yung nakikita mo. Mag-iiba yung naamoy mo. May iba yung naririnig mo. Lahat ng perception mo mag-iiba. Trans, parang babagsak ka na dyan. Parang ka naka-hallucinogen na. Naka-drogy ba yung topic natin? Parang ka naka-hallucinogen na. Anyway, so ayan. Drugs naman ito. Ito na. Oh, dito, may na-alter yung mind. Iba yung effect niya. So, mostly dito lumalabas yung trips na tawag natin. Minsan may naririnig ka. Sabi nga, pag may mga nakachoking yung iba, akala niya tinatawag siya sa labas, tapos labas siya ng labas. Ah, wala pala tumatawag sa akin. Tapos mamaya, lalabas na naman siya. Okay, kasi naririnig niya, lagi may tumatawag sa kanya. Tapos mapapansin niya mamaya, ay, pinagtatawanan ako nito mga to. Tapos hindi naman nakakatawa yung sinasabi, tinatawanan niya. So, mostly ayun yung effect ng psychedelic neurohallucinogen. Tinataas niya yung mood mo. Trip yung tawag. Ayun na. Usually, syempre, yung reality na alter. Hindi totoo yung nakikita niya. Okay. So, let's go first. Sa mga hallucinogen nyo, of course, yung pinakasikat, the assassin of the youth, marijuana. Yung marijuana nyo naman, it has the same effect. Parang lasing din yan. Yung taong nakachongki nyo po, parang lasing din. Parehas na parehas ng itsura. Ang problema lang dyan, mas mataas kasi yung lasing, diba? Depressed. Siyempre, ano na, pag nagsalita, pag lasing. Pag nakamariwana naman, sobrang active, kakaiba yung tawa. Oh, mas active naman siya. So, iba yung way nila. Pero pare sila intoxicant, tandaan nyo. Now, categorize in the study in PDEA
one of the, of course, it is one of the most common abuse drugs in the Philippines. Listed now, tatandaan nyo, ha? What is the most common abuse drug now in the Philippines? Shabu, the number one. Followed by yung marijuana, then the last thing is ecstasy. Tandaan nyo yung pagkakasunod-sunod, ha? Importante yan. Now, if you're going to be asked on your board exam, what is the least abuse drug in the Philippines? Yung answer, ecstasy. Mahal naman talaga kasi yun. Hindi ginagamit talaga ng most yung Pilipino pag mayaman yun. O madalas ginagamit yung shabu. Kasi kayang-kaya, I don't know ngayon, by dos, makabili na yata. No, trans? Makabili ba ng dos? Sa Eldorado? Trans na ba kayo? Ah, 5 na. 5 na. Medyo nagmahal na. Dati kasi may ganyan, piso, dos. Ganun yung iskoran nila eh. Oh. Now, yung marijuana nyo, ewan ko magkano na presyo nito. Kasi nung panahon ko, 30, meron ng isang tibag. Assassin of the youth to. Ito yung madalas tinitira ng mga high school hanggang college. Ito yung binibira. Ngayon, may study na yung PDEA. After na daw mag-tick na marijuana ngayon, nagsiship na yung tao into shabu. That's the problem. That's the statistic made by the PDEA, ha? So, ngayon, nagsiship na. Now, yung marijuana nyo, of course, yung maganda rito yung feeling of grandeur. Ibig sabihin, pag grandeur nyo, lumalaki yung tao. Feeling mo ikaw na yung pinakamataas na klase ng tao sa lahat. Grandeur, ikaw na yung pinakamagaling. O, ayun, the state of the feeling ng marijuana. So, sa marijuana nyo, of course, we'll discuss in history. Of course, ito yung mga trivia natin with your regard your marijuana. Dinaan naman din natin to. Okay. We all know that the scientific name of marijuana nyo, huwag nyo kakalimutan ito, Tom. Madalas makikita nyo, cannabis sativa L lang. Pero that is for the whole lima. Cannabis sativa, lima. O, parang tandaan nyo, five fingers. Ayun na patay. Pero actually, hindi naman talaga five fingers lang yan. Hindi naman totoo yung mga ini-imagine ng mga takatangang drugista. Kala nila ka five fingers lang yan. That's an odd number. Sabi ko sa'yo, dumadami yan. Nagpipito pa nga eh. Okay. So, jargon yan, ayan, madalas, weed, reefer, grass, dry stick. O, sa Pilipinas, damo, tawag, weed din naman. Same thing. Of course, nag-grow sa tropical region. Like, the number now, one now is Mexico, that's the tropical. Number two is the Philippines. We are also a tropical region. Naturally, tumutubo sa atin talaga yan, no? Tusin, no? Sarap hawakan ng mafia sa marijuana rito, no? Kasi natural. Isipin mo kung hawak mo yung buong marijuana sa buong Pilipinas. Tapos ikaw yung number two producer sa buong mundo. Para kang published gobyerno, huwag yung gagawin yun. Masamain, of course. What is the essence of taking the whole na yaman sa buong mundo, kung yung kaluluwa mo, ibinenta mo naman na. Wala rin silbi. Okay. So, yung pinaka-active component nito, yung what we term as alkaloid, is the tetrahydrocannabinol. Remember, the term THC. Tetrahydrocannabinol. Ayun yung pinaka-active component niya na merong effect na drug. So, even from the root, even from the seed, the flowers, leaves, stem, present yan THC. Nandun lahat yan. Lahat ng parts ng marijuana. Of course, it's a finger look like. Then, alam naman natin, unang ginamit yan. Religious rituals. O, naalala nyo, tawagan nila sacred tree. Okay. So, ayan, may babae, tsaka may lalaki. Tinatawag nila staminate and pistillate. O, yung namumulaklak, of course, yung babae. O, yung pistillate nyo. Naalala nyo, kung nag-aral kayo ng gumamela nung diba yung may mga fall in pinaral, yung para magdikit yung mga bulaklak. Pag namumulaklak, of course, babae. Magtao, pag namumulaklak, yun. Bakla, yung papaya, pag lalala ko yung mga papaya rito sa bundok, pag di namumulaklak, pinuputol. Pero sabi ng mga matatanda, huwag putulin. Kasi hindi mamumunga yung mga babae. Yung mabubuhig pala, tinatransfer nila yung fallen. O, ganun din yung sa marijuana nyo. Tinatransfer din ng mga, ano yan, yung mga insects. O, meron tayong gentism, of course, and dwarfism. Of course, dito sa Pilipinas, gustong-gusto nila kasi dito bonsai yung marijuana eh. Lagkitan ba yung term? Pero pag malalaki na, hindi na ganun ka-concentrated yung THC. Kaya maganda yung product natin yung marijuana rito. Like in Mexico, naku, tinatanim nga nila sa mga bahay nila yun eh. Of course, again, the Philippines was dati number one producer tayo now. Bumaba na, number two na lang tayo. Okay, we have also the presence of Green Triangle. I've told you this one. Yung sa norte nyo, from Baguio, Benguet, and Ifugao. Doon yung madalas makikita yung marijuana. Pero ngayon, like in Zamboanga, malalamig din naman yung lugar doon. Nakapagtanim na rin sila ng marijuana doon.
dun sa south part natin ng Philippines. Okay. Okay. So, ito, another hallucinogen. Tinatawag nating LSD. Oh, makinig kayo. May ganyan, nakakalito na yung mga term dito. Lysergic acid, diethylamide. Nasaan yung letter S dyan, Sel? Sir, wala nung nga yung letter S, no? Loko-loko yung pangalan nito. Dapat LAD, no? I don't know. Ito, minsan kasi, ito, I've been researching it, ha? Kasi nakita ko pa rin naman doon sa mga drugs. LSD pa rin naman nakalagay. Pero sabi ko, siguro typographical error to. I've still been researching for it, ha? Kasi yung letter A tsaka letter S nyo, tingnan yung magkadikit sa keyboard nyo. See? Oo, pero sa board exam nyo, putang ina, LSD pa rin yung nakalagay. That's the problem. Pero ako, I do believe it should be LAD. Kasi ang laki yun, tingnan nyo. Kung LSD. Anyways, let us follow the board exam. Kasi we wait until we become the examiner. Eh. Ganun naman lagi yung rule natin. So we follow LSD. Okay? Wala tayong ano dyan, ha? Labo, ha? Oh, lysergic acid, diethylamide. So, this drug, nako, napaka-powerful, titingnan nyo. 1,000 times powerful than marijuana. Imagine that, how strong LSD is. Okay? Oh, now, in LSD, eto, kinukuha, tandaan nyo to, kinuha to sa fungus or fungi. Oh, fungus kasi isa lang, fungi marami, that's a plural term. Now, here, malito kayo kasi mamaya may mushroom. Oh. Tandaan nyo, yung mushroom nyo kagaling din kasi sa fungi. Eh. Fungus din naman yun, yung tumubong mushroom. Kaso ibang drugs din, ha? Ngayon, etong pattern nyo rito. Once you've read a question about a drug that came from a fungi or a fungus, you answer immediately LSD. Okay? LSD. Lysergic acid diethylamide. So, dito, same effect with your marijuana. Kaso nga na sobrang taas na ng perceptual changes nito. Sobrang intense, of course. Iba na yung tama. O, imagine, 1,000 times stronger than marijuana. Okay? LSD. Next one, ito. Cactus naman to. Pinanggaluhingan na itong hallucinogen nyo is a cactus. Tinatawag natin now, peyote cactus or peyote. So, ito, ang problema rito, yung mabaho, nauseating yung odor niya. Pangit talaga, ma-irritate yung ilong. Ang kagandahan dito, ito, mas maganda to rather than marijuana and LSD. Kasi dito, walang physical dependence. Kung gusto mo lang magkaroon ng amats ng psychedelic, ito yung suggest. Kasi tingnan mo, walang withdrawal syndrome, walang physical dependence. Kaso nga lang ito, minsan may tamang psychological dependence kasi syempre, ina-alter ba naman yung mind eh. Psych lang yung tama. Pero with regard to the comparing it with the other hallucinogen, like marijuana and and LSD, mas maganda to. Kasi yung nga walang withdrawal. However, remember this one ha, it was been asked on your board exam, is marijuana addictive? You answer no ha. You will read that on the book of Pedro P. Solis. Marijuana is not addictive. Tandaan nyo yan, kasi you will answer there only yes or no. You answer no. Ah, if you want to read it on the reference, there is a book ni Pedro P. Solis. Nakasulat yan dun. Marijuana is not addictive. Okay, oh, malinaw yan, ha? May reference tayo, ha? Hindi ko sinabing ako nag-invento yan. Now, another one is your mescaline, of course. Ito na yung pinroduce ng peyote nyo. An alkaloid hallucinogen na yun, extracted from your peyote cactus. Ayan, nagiging powder na, mukhang kamukha ng hiliwang ano, no? Ang palaya. Parang kapalaya yung tsura. Then, divert into powder. Ayan na. So, here, ito, peyote cactus pa rin naman to, pero naging alkaloid na, mescaline na itatawag nyo. O, huwag malilito, ha? Yung natural plant, parang yung opium nyo, ibibis nyo lang, yung peyote cactus. O, parang yung lumabas si morphine, which now is mescaline naman. Peyote cactus, anak niya si mescaline. Now, dito, of course, malakas din yung tama nito. Siyempre, na-synthesize na. So, ito problema, sobrang lakas ng delusion and hallucination. Oh, we all know, naku, yung term yung dalawa nila, nakakalito yan. False belief, tsaka yung false perception nyo. Both of them, nakukuha nila. So, mag-iiba na yung belief mo, mag-iiba pa yung perception mo. Ganun yung tama ni mescaline. Sobrang lakas na. Okay.
Eto na, STP. Eto, alam nyo, nakakatuwa dito rin yung STP na to. Sinesearch ko rito. Pero talagang mostly, sa nakuha yung review pangalan niya, sabi daw nito, may tinanong ko na rin sa estudyante ko, sarang daw yan, may meaning yung STP na yan. Parang may something super, parang may mga ganun, power. Anyways, yung STP nyo, brand ng motor oil. Sipin mo pati ba namang motor oil, ginagamit pang drugs? Ayun lang. May kinukuha silang part doon, ng motor oil additive, yung sa STP nyo. Oh. Now, yung chemical niya, of course, eto, it was claimed to become a mescaline. Oh, galing din doon sa peyote cactus nyo. However, sabi lang, parang kamukha lang daw naman ng mescaline eh. Pero galing talaga sa motor oil. Doon, no, siguro, kaya yung mga mekaniko nyo, minsan mukhang nagiging addict na, no? Siguro. Anyways, same effect, kaso nga lang ito, mas longer lang yung pagiging epekto niya. Ang problema ito, mas violent and longer yung effect niya rather than the mescaline. So, mas matindi to sing STP. So, here, the problem here, kagandahan din sa STP nyo, kasi hindi naman madalas talagang ginagamit ito. Pero, tingin yung motor additive. Pero, dinadivert nila. Ito yung process nila. They turning it into a tablet. Tablet na yan. Yung makita nyo yun, mga naka-smiley. So, yung STP nyo, let us compare it with yung mga drugs na dinating hallucinogen. Hindi siya makakompare sa marijuana. Ano ba yung mas malaki sa marijuana nyo? Yung nauna nyo. Yung 1,000 times potent. Ako, tignan natin kung malala pa. Padel, ano yung 1,000 most potent ng marijuana? Anong ecstasy? Wala pa tayo dun. LSD. Oh, LSD. Saan galing yung LSD nyo? Huwag kalimutan. Fun? Saan galing yung LSD nyo? Fungus eh. Oh, fungi or fungus. Yung kakalimutan, sayang. Yung isa yung galing sa cactus peyote, yung mescaline or the peyote cactus itself. Dito, i-compare nyo naman yung STP nyo. Kung yung STP nyo, mas malakas siya rather than mescaline. Mas maganda naman siya rather than LSD. Less potent naman siya. Ganun yung comparison nyo. Para matandaan nyo, ha? Kasi malilito kayo. O, aralin nyo ulit. O, yung marijuana, may mga pinagkopyahan. Yung LSD galing sa fungi, mas malakas. Now, comparing with LSTP, less potent naman si STP nyo. Kaso nga lang, mas mahaba yung epekto compare with mescaline. O, yun yung tatandaan nyo, in between nyo siya dun sa dalawa. Okay, oh, para hindi niyo makalimutan, sayang. Okay. Oh, ito, next one, psilocybin. Oh, ito, ilang beses nang tinanong to. Ilang beses na nakita namin itong psilocybin. Ito naman yung galing sa mushroom. Oh, oh, I'm telling you, yung fungi nyo, mushroom din yun, ha? Ang problema, yung fungi nyo, be specific there in LSD, fungi or fungus yun, ha? Ito talaga, yung psilocybin nyo is a mushroom. May kind of mushroom talaga. Now, effect nito talaga, parang, of course, hindi parang, hallucinogen talaga. So, ito, same effect, ayan. Muscular relaxation, mood changes, bright colors and shapes din yung nakikita, and other hallucination. Oh, just remember, it is from a mushroom. Mushroom. Okay. Oh, yung epekto niya, oh, medyo less potent din lang, 4 to 5 bars. Parang marijuana rin lang. Next one, ito na, the morning glory seeds. Ito, tinatawag nila. Nakatawa itong drinks na ito. Eh, no? Morning glory yung tawag nila. Anyways, the morning glory seeds, ito ginagawa, parang ginagamit nila ito pang, yung pang tea rin, nilalagay nila sa tea bag. Ayun, tas sinasank lang nila sa inumin. Ayun, tas iniinom nila. Madalas ganun yung way ng pag-intik ng morning glory seeds. O, yan. So, yung morning glory seeds nyo, same effect is also hallucinogen. O, the color is from black to brown. Tandaan nyo, paano inintik, ha? Soak sa water. Ganun lang yung pag-intik niya. O, hindi makatulad nung ano yan, yung kinakain yung buto. O, madalas sa pag-intik, tandaan nyo, ha? Parang tea. Binabaon lang sa tubig. Binababad. Parang tsaka. Okay, so now, yan. Those are the most commonly abused drugs natin. Madali na tandaan, mahirap pala kayo sa hallucinogen. Ang daming anak, no?
akala natin yung marijuana lang, meron pa lang LSD, mescaline, from your peyote cactus to your STP. After yan, morning glory seeds. Anyways, let us now summarize from yung inaral natin from your depressant, stimulants, and hallucinogen. What is generally? Ito na kasi form of your narcotics investigation, syempre, dapat malaman natin yung epekto doon sa tao. O, unang-una sa mata. O, pag tumira ka ng downers, ang pupils mo constricted, liliit. O, parang yung shutter niya, lumiliit. Kung nalala nyo, yung pupils niya, liliit. Hindi yung paningin ng mata, hindi singkit, rahis. Liliit yung pupil mismo, constrict. That's why pag yan, yung mga, ito, tanda nyo tayo, in investigation ng mga na-overdose ng downers, pag pinlight shotan yan, talagang lit na ng pupil nila. Hindi na gumagana yung, hindi, diba kasi pag pinlight shotan mo, dapat gagalaw, dapat lilit nga yung pupils. O, ganun naman yung reaction ng mata naman lagi. So, pag constricted na totally, hindi na gumagalaw, yun. Mostly yan, tinitignan nyo, o, tandaan nyo yan ha, pag nag-i-pulisting kayo, tinitignan nyo kaugat yung mata. Pag constricted yung mata, hindi normal. Malamang tinira nun is opium-based products. Next one, of course. Ito, pag stimulants, yung mata naman, yung pupil, dilated, ha? Biruan namin dito yung mga tumitira na siya, budilated. Dilated, but dilat na dilat. Para matandaan nyo lang, pero yung English term yung dilated, ha? Ibig sabihin yung pupil malaki. Parang pag nasa dilim ka, lumalaki yung pupil. Oh, that's the effect of dopamine. Diba, I've told you kanina, pag nakikita mo yung mahal mo, lumalaki rin yung pupil mo. Oh, this is the same effect with stimulant. Yung dopamine din may increase na level. Okay. Now, sa marijuana, wala naman in other. Aside from yung pumuputok yung mga ugat, ayun, namamagalang yung mata. However, some of the hallucinogens, like yung other drugs na diniscuss natin, sometimes nagdadilate din yung mata. Nagdadilate din. Okay. So, mostly nga lang, pag marijuana, wala. Walang magbabago sa mata. Mamumula lang talaga. Okay. Locomotive. Paano gumalaw yung tao? Of course, pag downers, hindi masyado magalaw. Decrease. Pag uppers, malikot. O, pag psychedelics, wala naman about locomotive. Kasi mostly mind lang yung tinatamaan yan eh. Next one, speech. Of course, pag depressant, hindi masyadong mapag-uusap. Sluggish niya eh. Now, pag stimulants, madaldal, of course. Maraming ideas umikot eh. Psychedelics, wala lang. Walang epekto about sa pag-iisalita. Hallucination. Sa downers, walang hallucination. Same with stimulants, wala. Of course, hallucinogen nyo, meron. Ini-impaired niya lahat ng perception. Delusion. None sa downers, sa uppers nyo, usually na-encounter. Okay. And of course, in psychedelics, talaga makikita yung delusion nyo. Huwag kayo malito dyan, yung false belief lang yan, tsaka yung false perception, ha? Yung hallucination nyo, tsaka yung delusion nyo. Huwag nyo kalimutan yung dalawang term. Anyways, aralin nyo naman yan. Next one, vital signs. Of course, sa organs, pag depressant, downers, mababa. Pero pag stimulant, mabilis lahat. O, sa psychedelics, walang epekto. Okay. Uy, wala na. Ang galing. So, that will end our topic on the part 1 about drug education. Okay. So, tomorrow, we will go with your